Ito ang Rosel. At marahil marami pa sa atin ang hindi familiar sa halamang ito. Ang Rosel ay kapamilya ng hibiscus o gumamela. Ang kanyang mga bulaklak ay edible at kadalasan ito ay ginagamit na pampaasim sa lutuin. Ang mga bulaklak nito at maging ang mga murang dahon ay maaaring gawing salad. Ito ay siksik sa mga benepisyong pangkalusugan. Ito ay mayaman sa ascorbic acid, niacin, calcium, iron at vitamin C. Pwede rin gawing tsaa ang mga tuyo o sariwang dahon at bulaklak. Maaari tayo makapagtanim ng rosel kahit sa mga pet bottle lang. Narito ang simpleng paraan. Maglagay ng lupa sa isang tray at ibudbud ang mga buto. Kung hindi mo pa napanood paano ang simpleng paraan sa paggawa ng garden soil, ay pakiclick na lang ang link na nasa itaas. Tabunan bahagyan ng lupa at diligan. Ilagay sa isang lugar na direktang nasisikatan ng araw. At pagkalipas ng 5 hanggang 8 araw, ang mga buto ay tutubo na. Maging maingat sa pagsasagawa ng transplanting at iwasang maputol ang mga ugat. Pagkalipas ng 1 linggo matapos ang paglilipat-tanim ay magdilig ng grass clipping tea fertilizer o kaya naman ay fermented plant juice para sa mas mabilis na paglaki ng halaman. At pagkalipas ng 1 at kalahating buwan, ito ay mag-uumpisa ng mamulaklak. Ang mga bubot na bulaklak kagaya nito ay maaari nang ipang-asim sa inyong sinigang o kaya naman ay gawing juice. Magtanim ng gulay sa bahay dahil walang pinakamasarap, pinakasariwa, pinakaligtas at pinakamasustansyang gulay kundi ang ating sariling tanim. Ito po muli si Kuya Don at maraming salamat sa iyong panonood.